Thank you. Yeah, at mamaya po merong kaming special prayer para sa mga business people natin, sa mga nagtatrabaho. Mm-hmm. Naniniwala po kami na God will bless you. Amen, yes. No? At ang ayuda ho natin talaga si Lord. Ang right. Provider natin si Lord, no? Yes. At maganda itong pag-aaralan natin dahil talagang I believe God will speak to you tonight. Amen. Type mo kaya sa comment box natin, God will speak to me. God will speak to me. Yes. Okay. Basahin po natin ang ating pong passage, Psalm 34:8-13. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joy of those who take refuge in Him. Fear the Lord, you His godly people, for those who fear Him will have all they need. Wow. Even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Ganda ho niyan, eh? Come, my children, listen to me. I will teach you to fear the Lord. Wow. Does anyone want to live a life that's long and prosperous? Then keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Manalangin po tayo sandali. Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng mga narito sa aming live streaming. Amen. Bless them, Lord. Bless them and speak to us tonight. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Well, amen. Lagay niyo po sa comment box natin para hindi niyo po makalimutan dahil meron tayong free tasting. Free tasting? Yan, yan po yung ating... free taste? Oo. Oh, oh, meron tayong free taste ngayon. No? Meron tayong free taste ngayon pong gabi. Kaya kung hindi po kayo, hindi pa kayo nagkagabihan, ay alright. No? Meron tayong free tasting. Alright. At syempre, para maka... abot din yung iba at kung hindi nyo pa na i-share yung ating pong video, sabay-sabay po tayong pindutin po natin yung share button. 1, 2, 3, go! Share! Right, post! And then, post! Alright, thank you po. Yan po ang paraan natin ngayon para i-share natin at gawin nating viral ang word ni Lord sa social media. Okay? At alam ko kung ba't ito free taste ang ating pong topic ngayon dahil tayo pong mga Noypi ay mahilig sa free taste. Naalala ko noon, pagka kami po ay no, mupunta sa SNR, wow, no, dapat meron kang card dyan. ang dami dyang free taste, no, nung bago pa mag-lockdown tayo, grabe. Free taste pa lang, doon na po kami nagmimerienda. Ang daming free taste. Siyempre, kapag ka nagustuhan mo yung product nila, ay bibili ka naman, di ba? And that, naalala ko pa rin noon, si Tart, nung pagkapupunta tayo sa ibang province, sa yung mga provincial bus natin, no, pagka maraming umakyat dyan, na nag-aalok na kung ano-ano. Pero siyempre may pang free taste sila, no? Para pagka nagustuhan mo, bibilin mo yung product. Alright, no? Ang nakakatuwa po sa pag-aaralan natin ngayon, si Lord may pa-free taste din ngayong gabi. Wow! Amen! Kaya kung nandito ka, bless ang buhay mo dahil merong pa-free taste. Amen! Amen! Kaya kung gusto mo yan, sabihin mo, akin yan! Akin yan! Alright, no? Yan po, yan matindi. Medyo bigyan mo naman ng matinding background. Alright? Kaya importante po na talagang tayo po ay bibigyan ni Lord ng pa-free taste. Dahil sabi dyan, unang verse pa lang, taste and see that the Lord is good. Grabe, malalasahan mo yung kabutihan ni Lord ngayong gabi, sa mga susunod na araw. At alam niyo po, napakasarap po nito dahil dahil yaman din lang na gusto mo ang free taste ni Lord. Okay, pag-usapan na natin yan. Paano natin malalasahan yung kabutihan ng Diyos sa atin? Bye. Una, yan. Number one, lagay nyo na dyan. Fear the Lord. Gusto mo ba ng free taste ng kabutihan ni Lord at hindi lang po free taste yan, ha? You will see. Hindi mo lang malalasahan, mararanasan mo pa at makikita mo pa. Okay. Kailangan lang meron kang fear the Lord. Dapat may takot tayo sa Diyos. Dahil sabi po, alam niyo po, ibig sabihin ng fear of God,
reverential trust in God with a hatred for evil. Ang taong may takot kay Lord, galit sa kasamaan. No, tama po ba 'yon? Yes, no. Lagay niyo na ba 'yan? Yes. Yes. Ay, ang mga taong may takot kay Lord, kapatid, lumalayo talaga sa kasamaan. Fear of God means to walk in obedience to His word. Alatahan mo yung mga taong may takot sa Diyos, sumusunod. Kung ikaw nga, takot ka sa magulang mo, sumusunod ka eh, di ba? Dapat ganun din po tayo sa Diyos. Oh, yes. No? Fear of God means to walk in obedience. And then fear in God means reverence. Oh, great respect. Kaya maganda po na talagang maintindihan po natin, pagka tayo may takot sa Diyos, kapatid, ang tawag doon reverential fear. May oh yung pagkamangha. Oh, yeah. Oh. Kaya ako, ano ko eh, lagi akong may oh kasi Oliveros ako. De, joke lang po yan. Kaya reverential fear po yan. At ang nakakalungkot po ngayon sa panahon natin ngayon, ha, mas maraming takot sa virus kaysa kay Lord. Buti na lang hindi ikaw yan. No? Hindi ako yan. Sabi mo nga dyan, hindi ako yan. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Mga kapatid, dapat kay Lord lang tayo may takot. At dapat din, kung may takot ka kay Lord, takot ka rin gumawa ng kasalanan. No? Yun po yung sinasabi ng pangalawang meaning. Ang mga taong may takot sa Diyos, takot din gumawa ng kasalanan. Dahil nasabi po ng Matthew 10:28, "Don't be afraid of those who want to kill your body and they cannot touch your soul. Fear only God." Wow, lagay mo nga dyan, fear only God. Fear only God. Fear only God who can destroy both soul and body in hell. Kaya ho mga kapatid, maniwala tayo na talagang may Diyos tayo. May Diyos tayong kaya tayong ingatan. May Diyos tayo kapatid na talagang minsan maraming tao ngayon eh, mas takot sa virus. Hindi ko sinasabing huwag tayo matakot sa virus. Pero kapatid, dapat mas matakot tayo kay Lord dahil makapangyarihan yung Diyos natin. Amen. Yang COVID-19 hanggang 19 na lang yan. Hindi na ho yan, maniwala po tayo. Kaya nga ho, may mga vaccine na tayo para hindi tayo maging critical. No, na hindi mo nakatakutan yan. At yung iba, ang ina-highlight yung mga namamatay. Hindi ina-highlight yung maraming nakaka-recover. Hello, tingnan nyo po yung news. Dapat makita ho ninyo, mas maraming nakaka-recover. Dahil po yan sa mga prayer po natin. Hello! Sa mga prayer na ginagawa para sa lahat ng mga tinatamaan. Amen! Ngayon, kung ikaw naman ay talagang ano na po, tinamaan at umuwi na sa Panginoon, ay congratulations yun. Dahil doon sa langit, wala nang virus lalo doon. Wala nang kamatayan din doon. Lahat, magaling na tao roon, di ba? Kaya iba rin po kasi ang sinasabi ng Panginoon na talagang doon sa mga nagtitiwala sa Kanya, may promise si Lord. Siya yung healer natin. Kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen? Amen. Yeah. At arito po ang ilang mga blessings ng merong takot sa Diyos. Alam niyo po, bless ka kapag ka merong kang fear of God. No? Yung iba kasi parang wala lang eh. No? Kala nung iba, basta may takot lang sa Diyos. Pero ano ba yung nagagawa ng may takot sa Diyos? No? At nakakatuwa po dahil, alam niyo po, pinapatunayan natin sa Panginoong Diyos na may fear tayo dahil inuuna natin siya. No? Hindi tayo, yun nga eh. Ang nakakalungkot po ngayon, ginawa ni Lord tong live stream para hindi ka na maapekto ng bayad na kahit nasa bahay ka lang, no? Kahit nandiyan ka lang sa bahay, kapatid, makakatawag ka, makakapag-pray ka para nawawala yung takot natin. Amen. Dahil, alam niyo po, lahat ng takot natin sa mundong ito nawawala pagkakasama natin ng Diyos. Uh-huh. Yes. Isipin niyo po, di ba, pagka alam mo kung sino yung kasama mo, hindi ka na matatakot. Amen. Kaya dapat alam na alam po natin, dama natin, ramdam natin yung kasama natin. Amen. Kapatid, ang Diyos hindi tayo iiwan, ipababayaan man. No, yan po ang promise niya. At kung nagtitiwala ka kay Lord, ay nako, para sa iyo to. Ito yung mga blessing ng mga taong may takot kay Lord. No, sabi rito, Psalms 112:1-2. All right.
Ang ganda ho nito. Sabay-sabay po tayo. Psalms 112:1-2. Praise the Lord! Ako, lagay mo naman dyan sa comment box natin. Praise the Lord agad. Praise no? the Lord. Umpisa ka agad. Do. Ginulat tayo. Praise the Lord! Sabi ni David, praise the Lord. Bakit ka magpe-praise the Lord? Yan. How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. No? Yung mga nagpe-praise the Lord daw, yun yung mga taong masaya, may takot sa Diyos. Amen. Wow. Amen. Ano mangyayari sa iyo kapag ikaw nagpe-praise the Lord kaysa naman sa nag-erase the Lord? No? Kasi iba kasi hindi nagpe-praise the Lord, nag-erase the Lord. Eh, no? Live streaming na nga lang, hindi ka mahahawa, wala ka pa, di ba? Kaya talagang gusto kong sabihin sa inyo, bless yung mga nandito sa live streaming. Dahil papakita ni Lord sa iyo kapag ka may fear of God ka, ay nako, iba mangyayari sa iyo. Ito po yun. Una, sabi rito, their children will be successful everywhere. An entire generation of godly people will be blessed. Wow. Amen. Una, kapatid, buong pamilya bless. Wow. Ang mga taong may takot kay Lord, success ang mga anak natin. Successful sila. Amen. At ang sabi dyan, they will be successful everywhere. Wow. Grabe po yan, wow. Ha? Walang boundary. Kahit na saan lupalo pa sila pumunta, success yan. Kahit saan pa sila titira, success yan. Pero kapatid, at maintindihan mo yon. Ikaw muna. Type mo nga mo dyan, ikaw muna. Yan. Ito po, kapag tayo nagkaroon ng fear of God, imagine that. Mapapasa mo yon sa mga anak mo. Wow. Kung ikaw bless, mga anak mo bless. Amen. At yun pong kalalaki, grabing kayamanan po yun. Ha? Yung, wow. Yung ikaw, makita nila may takot sa Diyos. Uh-huh. Ganon din po sila. Okay. Tatay ko, may takot sa Diyos. Magulang ko, may takot sa Diyos. Kaya lalayo sa kasamaan. Right. Di ba? Magiging maayos magtrabaho. Amen. Kaya kapatid, iba kapag ka ang buhay natin, may takot talaga sa Diyos. Right. Buong pamilya mo, damay. No, damay-damay po 'yan, kapatid. At ano pa? Yan, no. Sabi po verse 3, ang ganda po nito. Paganda na ng paganda, no. Children will be successful everywhere, an entire generation of godly people will be blessed. Verse 3, wealth. Wow, I like this. Wealth and riches are in their houses and their righteousness endures forever. Wow, grabe, no? Hindi mo problema yung wealth and riches, kapatid. Pupunta yan sa bahay mo. Lagay mo nga dyan, pupunta to sa bahay ko. No, kung gusto mo yan. Sinasabi yan ng Bible, ang tindi ha. Wealth and riches are in their houses. Kaya ang tao may takot kay Lord, hindi mo problema yung wealth, hindi mo problema yung riches. Papunta yan sa bahay mo. Alam niya ng address mo. Doon sa mga taong may takot kay Lord, oy, congratulations! Payaman ka, bro! Daig mo ba yung tumama ng loto, ng kung ano-ano pa man dyan? Hindi mo na kinakailang gawin yan. Dahil promise ni Lord sa mga taong may fear of God. Hallelujah! Wealth and riches are in their houses! Kanino kayang bahay yun? Tayo po dyan, bahay ko yun! At hindi lang po yan, ha? Wealth and riches are in their houses. Hindi lang isang bahay, maraming bahay. Kaya dinideclare ko, kapatid, yung mga walang bahay pa dyan, magkaroon ka lang ng takot kay Lord. Tama itong ginagawa mo. Inuuna mo si Lord. May takot ka kay Lord. Hindi tayo takot sa virus. Hindi tayo takot sa kanino mang tao. May takot tayo kay Lord kasi siya yung source of blessing. Siya lahat ng source ng lahat ng kailangan natin. Oy! Pag may takot ka kay Lord, kayang i-provide ni Lord. Kaya kang ingatan ni Lord. Kaya kang i-protect ni Lord. Lahat ng kailangan mo na kay Lord yan. Iniisip mo pa lang. Wala sa Lazada yan. Na kay Lord yan. Hello! Lahat ng kailangan mo pwede mong orderin dahil your prayer is effective and powerful. Hallelujah! Naririnig ka ni Lord. Kaya ni Lord i-deliver yan. Lahat ng kailangan mo. Intindihin mo lang dapat may fear of God ka. Hallelujah! Kaya doon sa mga may fear of God, oy, congratulations! Hallelujah! Lahat ng may fear, kapatid, wealth and riches are in your houses. Dinideclare ko yan ngayon gabi. Papunta na yan sa bahay natin. Magkaroon ka lang ng takot kay Lord. Lay
Layuan mo lang lahat ng kasamaan. Layuan mo lahat ng pornography. Lahat ng mga alam mo kung tinatambayan mo mga kasamaan. Layuan mo lang yan. Lahat, kapatid, ng nakikita mo para kay Lord. Lahat ng nakikita mo na dapat ka matakot sa Panginoong Diyos. Blessing pala yan. Blessing yan. Kaya nga daw ang topic natin nung Sunday, those who planted themselves in the house of the Lord shall flourish. Maraming mga tao, ano ba magagawa sa inyo yan? Live streaming na naman, manood na lang tayo, mag-ML na lang tayo. No? Wala namang mangyayari dyan eh, prayer na naman. At mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi ko kami nagbablog dito. Hindi ko kami mga vloggers, mga preachers kami, mga servants of the Lord kami. Hello! Kaya kapatid, hindi nyo lang kami dapat pinanonood. Ikaw naniniwala ka. Tama yung ginagawa natin. Nakikipag-pray tayo. Nag-worship tayo. Nagpa-participate tayo, kapatid. Hallelujah! Huwag nyo kaming vlogger. Hindi kaming vlogger. Hello! Mga preachers kami ni Lord. Amen! Sinasabi namin ang katotohanan dahil yung katotohanan na yan, yan ang magpapalaya sa ating lahat. Hello! Pag may word ka ni Lord, yan ang power nating lahat. Diyan mag-iibala si Lord sa buhay natin. Hello! Amen! Kaya type mo dyan, akin yan! Dito lang tayo mag-uusap, kapatid. Fear of God pa lang, panalo ka na. Dahil pag may fear of God ka, hallelujah, ang ganda ho ng promise ng Bible. Matindi. You will lack no good thing. Fear of God pa lang yun. Bless na buhay mo. Lahat ng kailangan mo, ayos na. Amen. Solve na. May pangangailangan ka ba ngayon? Intindihin mo lang. Matakot tayo kay Lord. Sumunod lang tayo kay Lord. Magtiwala ka lang kay Lord. Tapos na. You will taste and see. Wow. Yun ang masarap kay Lord ngayong gabi. Magpapasample siya. Gusto niya po ba ng sample? Amen? Gusto mo ng sample? Fear of God lang. Kaya dapat pag yung mga bless, yung mga tao talagang may fear of God, inuuna Panginoon Diyos. Amen. May takot kay Lord. Amen. Kapatid, hindi mo lang nire-replay si Lord. No? Kasi iba, talagang live streaming na nga lang, ayaw pa. Di ba? Pero ikaw, nandito ka, you will taste and see the goodness of God. Amen. Yan po pagpipray ko, kapatid. You will taste. Yan po sabi niya, yan ang promise niya. We will taste, malalasahan mo. Kaya nga, pre-taste ito ngayong gabi. Ang sarap. Kaya kapatid, malalasahan mo ang buti ng Panginoong Diyos. Tandaan mo yan. Grabe. Sabi ng Bible, all good things come from above. At yun po ang napakahalaga mga kapatid. At ito na lang, last kapatid, kasi mahalaga ito. Yung Psalms 34. 12 and 13, ha? Psalms 34. Kailangan may fear of God ka. At kailangan to, ha? Kailangan to. Yung mga taong may fear of God, ito, kailangan po natin. Does anyone to live a life that is long and prosperous? Gusto mo ba ng mahabang buhay at prosperous? Yes? Gusto mo ba yan? Ang Bible po, nagtuturo siya, kapatid, talaga. Gusto ni Lord na talaga maging prosperous ang buhay natin. Gusto ni Lord, kapatid, hindi lang po pera yan ang prosperity, ha? Ang prosperous living, ano yan, complete blessing ni Lord, no? From A to C. Hindi lang pera, payayamanin sa'yo, yung spiritual life mo, no? Pati yung knowledge mo, lahat ng kailangan mo, dapat kompleto yan. Yan ang dadalin sa atin ni Lord. Amen? Kaya sabi niya, gusto mo ba yan? Gusto mo ba ng mahabang buhay? Gusto mo ng prosperous living? Eto na. Then, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Kaya, kapatid, ayusin din natin yung salita natin, ha? Ayusin po natin yung bibig natin, ha? Because death and life are in the power of your tongue. Kaya, ang mga taong may takot sa Diyos, sa bibig pa lang, maayos na. Alam mo kagad yung mga tao may takot kay Lord. Takot magsalita ng, you know, ng hindi maayos. Dahil sinasabi po dyan, ha, magkarugtong po yan. Kaya kailangan ayusin po natin yung bibig pa lang. Salita pa lang, panalo na. Type mo nga dyan, salita pa lang, panalo na. Salita pa lang, panalo na. Kaya ang sabi ni James 3, 9, and 10, with the tongue we praise our Lord, our Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.
Hindi raw pwede sa bibig lumalabas natin sa isang bibig yung praise and curse. Hindi raw pwede yun. Type mo dyan, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede, kapatid, na praise the Lord ka. Ngayon, bukas, erase the Lord ka na. Di ba? O ngayon, ang lakas ng faith mo. O meron, bukas, wala na, sinasabi mo. No, no, no. No, ngayon, sinasabi mo, magaling na ako, bukas. Ang dami mo ng sakit. Ganon. Mga kapatid, dapat isa lang ang lalabas sa bibig natin. Praise the Lord. Hello. Magaling na ako, pinagpala ako. Dapat, kapatid, bibig pa lang. Maayos na. Para hindi ko tayo nagkakamali. Because your mouth is the direction of your life. Kung anong sinasabi mo, yan ka talaga. Kung sinasabi mong hindi ka magaling, hindi ka talaga magaling. Kung sinasabi mong you're good, you're good. Kung sinasabi mong kaya ko to, kaya natin yan. By faith in Jesus' name. Kaya mga kapatid, importante na ngayong gabi, magtiwala tayo kay Lord. May takot tayo sa Diyos. Ngayong gabi, dapat, alam niyo po, ibibisto ko na ha, meron ho kaming kapitbahay dito, pero hindi naman ang dami sasabihin pangalan niya. Karami pag sumigaw. Dilig sa halos kalahati ng subdivision namin. Grabe, at magaganda yung mga sinasabi niya, puro mura. Pag nag-aaway doon sa bahay nila, talagang pinapadinig pa sa buong subdivision. Buti na lang hindi ikaw yun, no? Type mo nga dyan, buti na lang hindi ako yun. nagugulat kami minsan. Dinig pa nila Kuya Kevin. Dinig pa rin kila Kevin. Kapitbahay po namin sila Kevin. At grabe po, pinapadinig pa yung away, pinapadinig pa yung murahan, pinapadinig pa sa labasa. Naku po, grabe yung sigawan pagka nag-away. Buti na lang kapatid. Ano kaya ang sigaw ng mga anak ng Diyos? Diba? Ikaw kapatid, anong sinisigaw mo? Para ba tayong si Blind Bartimaeus? Si Blind Bartimaeus sumigaw eh, pero hindi mura. Sumigaw, hindi galit, kundi sabi niya, Lord, have mercy on me! Lord Jesus, have mercy on me! Pinapatahimik siya ng mga tao, tama na yung sigaw mo, nakakabingian, pero hindi siya tumahimik. Tumuloy siya. Nagsisigaw pa siya lalo, Lord, have mercy on me! Grabe, pinanganak bulag yun ha. Sa pagsigaw niyan, nakakita siya. Yung dating bulag, nakakakita na ngayon. Kapatid, gaya na sinasabi ko, dapat salita pa lang, panalo na tayo. Huwag kang sumisigaw ng kung ano-ano lang. Isigaw mo yung pangalan ni Jesus. Gusto mong sumigaw? Ipagsigawan mo si Jesus. May mangyayari sa buhay mo, kapatid. Mga Israelites, anong sinigaw nila? Isang sigaw lang yung bumagsak yung Jericho. Walang nakapagbabagsak sa Jericho. Yung sigaw lang ng mga Israelites dahil ang sinigaw nila sama-sama, praise the Lord! Wow! Kaya kapatid, ngayong gabi, sigaw natin ang pangalan ng Diyos. Tayong lahat ha, tatlong beses, isigaw mo, Jesus. Alright, ito ba yan? Ilagay mo muna sa comment box, lagay mo dyan, Jesus. Alright, no? At isisigaw natin yan tatlong beses. Tapos aawitin po natin yung kinanta natin kanina, yung chorus. Kapatid, wala tayong isisigaw kundi yung pangalan ng Panginoong Diyos kasi makapangyarihan yun. Magkakaroon tayo ng takot at kapatid, aayusin natin ito mga bibig. Dahil ang isisigaw natin, hindi mura, hindi kung ano-ano mang away, kundi kapatid, isisigaw natin, mabuti ang Diyos, may gagawin ng Diyos, mag-iimala ang Diyos atin. Alright, handa na po ba kayo? Alright, magbilang ko na tatlo, isigaw natin yung pinakamakapangyarihang pangalan sa buong mundo. Grabe, every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus is our Lord. Hello, amen? Kung si Jesus ang Lord mo, ang provider mo, ang healer mo, isigaw mo ng tatlong beses, tayong lahat, 1, 2, 3, go! Jesus! 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 Come on! I like it to sing for the last time. Sing the chorus! Hallelujah! Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ng aming tinig, isisigaw.
Ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tinggi ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw'y walang katulad, ikaw'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Tayo pong lahat ang isisigaw! Isisigaw sa buong mundo. Pamatang, isisigaw! Isisigaw sa buong mundo. Wala lang sa lahat, sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Yeah. Wow. Wow, that thank was such you, a powerful preaching. Tatang amen. Bishop. Amen. Wow, that was so wonderful to know. Grabe. Fear of the Lord palang can give you success, wow. Can bring you riches, yes. Can give you a long life. Ang dami, no? Oh. Fear of the Lord palang. Fear of the Lord, yes. Palang. Fear of the Lord. Kaya naman, dapat ho, kung may pinofocusan kang isang bagay, ay nako, yung fear of the Lord. Wow. Kaya naman, hindi yung mga ano lang natin kung gusto magtagumpay, hindi yung parang mga personal nating mga agenda. Uh-huh. Unahin mo muna si Lord. That's right. Type mo dyan, put God first. Put God first. Put God first. Uh-huh. There you go. Unahin muna ho natin ang Panginoon. Tama. Fear of God. Lumayo sa kasalanan. Oh, yung iba kasi nagpaababad sa kasalanan. Oh, tapos magtataka pa sila kung bakit walang pagpapalang marating. Mismo. Alam mo na. Okay? Mm-hmm. So, nako, kung blessed ka naman dyan, why not encourage our preacher? Sabi nga niya kanina, hindi ho kami yung mga vloggers dito. Oh. Opo, so kung iniisip niyo po for us to become popular, no. Our prayer is in John, just like in John 3:30, let Him become more and more and make us, Lord, less and less. Wow. No? Amen. Si Jesus ho ang bida dito. Yes. Bakit mo ito isishare? Kasi alam mo na ang content nito tungkol kay Jesus, hindi ang content tungkol sa Kanya, hindi rin ang content tungkol sa akin. Right. Wala ho kaming ginagawang pagsasayaw dito o kung anumang tula o anumang mga lugar na pinupuntahan. Uh-huh. We only lift the name of Jesus. That's right. And you're part of this. Thank you all for sharing this video. That's right. If you have been blessed, type it there. I'm super blessed. Super blessed. Super blessed. I'm super blessed. Uh-huh. And there you go. Ayan. I'm susulat ko rin. I'm super blessed. Tay, gabi. Kala ko Superman yan. I'm super blessed. Sobrang na-energized. Sige po, encourage naman po natin ang preacher for tonight. I'm super blessed. And if you have been super blessed, share this to those people who are losing hope. Uh-huh. In the Lord, okay? Yes. So, sige. Sabaw-sabaw natin. Gawin. Sabay-sabay. 3, 2, and 1. Share. Share. Write post. And then, post. Maraming salamat po sa pag-encourage nyo. Uh-huh. Sabi ni Donya Rosemary, thank you po, Tatay Bishop. So powerful, very inspiring, and super blessed. Wow. Thank you. Thank you all for being here. Yes. Once again, tandaan po nating lahat, ha? Uh-huh. When you work. But when you pray, God works. We love you both. God bless both. See you tomorrow night. God bless both.